at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Shout out sa lahat and welcome 2021. So ngayon gabi mga kajay is nagpapahiwatig lang na kung ano man yung alitan or hindi pagkaunawaan, ang mahalaga is ang pagpapatawaran at pagmamahalan. Dapat manaig pa rin yung pagpapatawaran. So sa story natin ngayon na pinamagatang special edition. Nalaman na talaga ni Madam Isabel at ni Adele ang sitwasyon ni Stefano na mayroon itong pancreatic cancer at malubha ang karamdaman nito. So dumaan ang ilang buwan sa pagkikimo ni chemotherapy at saka pag-surgery ni Stefano is wala pa rin ito nangyayari. Hanggang sa si Stefano na talaga ang sumuko kasi nga lalong mababa yung chance na mabuhay pa siya. Pero kahit naman hindi magkasundo yung dalawa, pilit pa rin nila pinapalakas or yung kalooban ni Stefano na lumaban ito. So, si Stefano talaga mga kajays, makikita mo na talaga na nanghihina na talaga siya, yung itsura niya, nakakaawa. Tumawag itong si Adele sa mama niya, umiyak na nung una kasi niya naging yung tatay ni Adrian is nung malapit na kasi yung ikasal is yun nga binawian din. Tapos ngayon na naman na pangalawa na minahal niya, yung asawa na naman niya is ganun na naman. Kaya yun. Tapos yung ganun din itong dalawa, plastik-plastikan itong dalawang babae sa buhay ni Stefano. Para lang kay Stefano is kailangan nila hindi sila magkaaway, magkasundo sila. Pero malaki pa rin yung chance, sabi nga ni Madam Isabel, na darating din yung time na magbangayan sila. So, sumang-ayon naman itong si Adele. So, itong si mga kajay, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talagang dahilan ng paglayas ni Nicolay or ni Mickey Ailda is sa mansyon nila. Kasi nung mawala kasi yung or pumanaw yung papa nila, isabay din ito, lumayas itong si Nicolay. Si Nicolay ay bunsong kapatid ni Stefano. So itong si Nicolay siguro may atraso yung sa mga tao kaya binugbog siya. Kaso magaling naman ito si Nicolay, so pinagkakarating din yung mga taong binugbog sa kanya hanggang sa makatakas niya ito. So tamang-tama naman din na lumabas si Stefano, yung nakakatandang kapatid niya is nagkita sila, tapos sabi ni Nicolay, so hindi yung tamang panahon na mag-usap sila kasi nga may humahabol kay Nicolay. At tamang-tama naman is may dala itong motor si Stefano at yung umangkas ngayon dalawa at natakasan nila yung naghabol kay Nicolay. So bumalik itong si Nicolay sa mansyon nila at yun naman ang hindi ikinatuwa ng mama nila. So yun, pinakilala ni Stefano si Nicolay sa asawa niya. So maging okay naman yung magaan naman yung kalooban nila sa isa't isa. So sa totoo lang mga kazay, si Nicolay, yun yung ni Adele. So abangan natin yan sa mga sunod pa ng mga kabanata. So yun nga, galit na galit yung mama ni nila kasi ayaw nga ni Madam Isabel na sa anak niya na pwedeng tumira doon sa bahay nila pag wala siya. Pero nakipag-usap talaga to si Stefano na kung ilang taon, buwan na lang kasi or araw ang natitira ni Stefano dito sa mundo, kaya ang gusto niya mangyari is magkasundo yung mama niya at saka yung bunsong kapatid niya, di ba? So yun lang naman talaga ang pinangarap ni Stefano na mabuo yung pamilya na sa kabila ng lahat. Kalimutan na lang yan kung ano man yung hindi nila pagkaunawaan, yung pagkagalit-galitan nila mag-ina. Total, isa silang pamilya at anak naman at kapatid niya. So, kailangan pa rin na magkapatawaran sila. So, wala naman magagawa talaga yung mama niya kasi, di ba, tama naman din kasi. So, isang araw kumain sila tapos inaatake na naman itong si Stefano at yun sinugod nga nila sa hospital. Tapos, tatawagan sana ni Adele yung mama niya na nasa trabaho kaso ayaw ni Stefano na tawagan yung mama niya kasi ayaw nga na tumaas yung BP, ganyan. So, nung nalaman ni
Madam Isabel na nandoon ngayong panganay niya sa ospital na naman. So nagalit ito, pinagilitan itong si Adele. Sabi ni Adele, ayaw kasi pumayag ni Estefano na tawagan ka. Kaso ayun, nagalit na naman. So walang magagawa yung dalawa kung hindi, tahimik na lang. Ang aabangan natin mga kasay sa Monday, kasi itong si Estefano, lihim niya na pinapahanap yung kinaroroonan ng mag-ina niya, yung si Kelly or si Rian Ramos. So nag-usap sila, may binigay doon na papel or address yata yun sa kakapatid niya na si Nikolai na ipahanap nga para siguro pasundo or ano. So yun yung aabangan natin na narinig ni Adele, bakit, anong kailangan mo sa ex mo. So aabangan natin kung papayag ba si Adele na titira sa mansyon yung dati niyang karelasyon na ina ng anak ni Estefano na si Kaylee. So malalaman natin yan, of course, by Monday. So, for now, so thank you so much sa lahat ng nakasubaybay sa akin. So, once again, Happy New Year sa lahat and happy weekend ahead. So, bye-bye everyone! Bye-bye!